pinag-aaral sa inyo mga kaibigan. Ngayon may na-assemble akong 900 series. So gagamit lang uli ako ng pattern. So ito yung mga framing natin na pupugo na. So ito yung ating jamb, ito yung ating seal, at ito yung ating head. So ito yung ating lock style, ito yung ating interlocker. So nalagyan ko siya ng mohair. Ito yung ating gagamitin ko ito pag cut up. So ito yung ating bottom at cut up, pinagparehas ko na siya kasi walang stocking supplier natin ng ganito kulay, wood grain na isang klase na pang-tap bottom. So isang klase na lang ang gagamitin ko. So medyo mahirap kasi mag-order ngayon ng materials kaya kulang ang stock nila. So ginawa ko na para ma-assemble ko lang itong diving door na 900 series para sa ating bottom. So ito, nakagtasan ko na itong ating jam. Nabutasan ko na rin siya, kinagtasan ko na siya. Para makaltas na natin itong ating jam, kailangan natin ng pattern. So ipapattern natin itong ating head at itong ating double seal. So kung gusto natin kaltasan itong taas ng ating jam, ipapattern natin itong ating double head. At kung itong sa may seal naman, gagamitin natin pattern itong ating double seal. So itatapat lang natin, and then kakaltasin natin yung tatamaan para sa ating double seal. Kailangan magkabaligtad ang kaltas ng jam natin para sa ating seal. Ang importante dito sa ating jam, may groove kasi ito. Ang groove na tatamaan ng ating lock style. So dito sa groove, tumatama yung lock style kapag isinasarado natin. Kaya pag isinarado natin itong ating panel, gagawin panel, tatama itong lock style dito sa groove ng ating jam. At ang groove na to ay nilalagyan ng rubber. So lalagyan natin rubber to maya-maya lang. Kaya dapat pag in-assemble itong ating railing, ang groove ng magkabilang jam ay hindi magkatapat dahil itong tatamaan ng lock style ng ating panel. So assembling ko na, assembling natin. Assemble naman natin itong ating panel, itong ating interlocker at lock style. So pagkaganit itong seal ang ating ginamit para sa 900 series, so ang ating panel mag-iba na ang bukan. So hindi ganito siya pantay. So pagka dito sa outside, ang magiging kaltas natin is 178, and then dito sa inner side 2 and 3/8. So magkaiba yung magiging side ng ating. So ito yung ating
na lakad at sakalaksay. So, ito yung height natin. Pag pinagpantay natin itong kabilang dulo, siyempre, hindi pantay ito sa kabilang dulo dahil magkaiba ang height ng magkabilang panel. So, ito, asumbulin natin ating panel. So, siyempre, bago natin asumbulin ang ating panel, bubutasan muna natin siya. So, manual ko siyang bubutasan, pero gagamit tuloy ako ng ating pattern. So, gumawa akong pattern para sa top at saka sa bottom. So, ito sa top at ito sa bottom. So, ito yung ating pattern. So, umpisahan ko na. So, pinalakihan ko tong butas para lalagariin natin o gugupitin natin siya. Pinalakihan ko itong butas na ating ginugupit o lalagariin dahil may lambe itong ating plastic rubber o itong 4 kinds ng ating 900 series. So, kung makikita nyo, nakasabit lang yung lambe dito sa ating kinaltas. So, siyempre, ganun din ang gagawin natin para sa ating lock style. Siyempre, para dito sa bottom, itong pattern naman ang ating sunod na susundin. So, ito siya. Thank you.
gugubitin lang uli natin itong ilalim. So, para malagay uli natin yung ating rubber. Ipapatin lang ulit natin itong ating botong para makuha natin yung ating kakaldasin.